black siya. And mamaya i-reveal natin kung anong brand at kung anong model itong motor na to. Dalawa pa lang yan sa Pilipinas. Dalawa pa lang? Ano bang specs niyan? Inline 4 na 600cc. TFT panel. Pagkatapos, push start pa. Push start naman talaga lahat eh. Ibig kong sabihin, hindi na siya kailangan ng susi. Keyless siya. Keyless na siya. Sige, huya mo na yan. Tayo natin yung mga mekaniko para gamitan ng tools para ma-uncage tong motor na to. Excited na ako. Silipin muna natin habang nakaganito pa siya. Sheesh! So makita nyo agad yung windshield, di ba? Side mirror nyo. Hindi lang nakaayos. Hey, what's up guys? So dito na si Master Derek para kalasin yung cage kasi bakal yun. So kailangan pa ng power tools para kalasin. Ayan, pisa na natin. So ito agad, nakita na natin kung pagtanggal ng plastic. Kulay black siya. And mamaya i-reveal na natin kung anong brand at kung anong model itong motor na to. Ayun, may kasama siyang sticker para sa gulong. Sa kanyang mugs, no? Ito yung kanyang susi kasi keyless to, pero wala pa siyang baterya. Kaya itutulak muna natin to, no? Yes. Dadalhin muna natin sa service center, tapos doon natin i-activate. Yan. Siyempre, maraming salamat kay Master Derek. Thank you very much. So yun, Stepper, meron pa tayong libreng strap belt para sa motor pagka nag-rescue tayo. And ito na kabuuan ng motor. Ayan, at pakas na namin lahat ang kailangan nila namin gawin. Kailangan namin buhatin tong motor pataas para may alis natin siya dito sa may paddock stand. Kasi may kasama siyang paddock stand. Ang problema, baliktad yung pagkakakabit. So hindi namin maangat yung paddock stand kasi tatama dito sa kanyang ilalim. So kailangan talaga ito buhat. So alam ko na kung natin gagawin, tail tidy agad. Tabasan agad natin ito para mawala ito. Tail tidy, tapos syempre muffler, dalagay tayong muffler. Tapos mga protectors, engine slider, yun yung mga ilalagay natin. And napaka-minimalist ng design yung makikita nyo. Ito lang yung sticker niya. Tsaka ito sa gilid. Then the rest, wala na siyang sticker. And gulong 120, standard for big bikes. Tapos naka-Brembo siya na brake calipers, ABS. So later on, malalaman pa natin yung specs and features ng motor na to pagka na-activate na. And one more thing, meron pa ako napansin dito. Syempre yung kanyang winglet na carbon lodi. Ayan o. Talaga? Ha? Dalawa? One, two, three! Okay. Matanda. Diretso. One, two, three. Yan. Tula. Hello. Kasi sabi nila, yung ginamit mo sa Iron Man, wag mo nang iuwi. Ito na yung bago natin. So yung ginamit sa Iron Man, may iiwan lang siya sa QJ Motors para pang demo unit. So ito na yung personal bike natin na QJ 600RR. Kabila. Kakabit na natin yung baterya, tapos lalagyan na lang full tank ni Master Derek na racing power. Ayun nga, kinis siya. Ayan. So, syempre, meron niyang manual key. Ayan. So, pagaling muna natin yung... Red. Shoutout naman po, Red Sweet Potato. Dito tayo sa Makina Moto. Yan, nandun kami ni na brother Red. Tsaka lahat ng tropa. Iba na yung kanyang seat cover kumpara dun sa unang unit na gamit natin. Ito is parang rubberized seat cover na. Pero syempre, Boss Batosay, alam mo na. Wow. Alright. So yan guys, na-activate na nila finally si Master Derek. So yun, finally, pwede doon natin i-test drive. First ever start na gagawin natin dito is ito. From the factory kasi wala talagang gas dyan, so nilagyan lang namin ng 3 liters, mga ganun, no?
3 liters para lang ma-activate siya, ma-start natin. So, start natin. Nagulat ako. Nagulat ako, men. So, yan. Meron po siyang indicator ng tire pressure, PSI. Kung kailangan, ito nakalagay dito is front tire low pressure. Napaka-tahimik, eh, bro. All stock na all stock. Ito nga pala yung unit na ginamit ko sa Boss Ironman. So makikita dyan yung number ko. 1419. So ito yung unang-unang unit na dumating sa Pinas. From QJ Motor. Ayan. So inline 4, 600cc. And ano na to, gagamitin na siyang for display and test drive. Then ito naman yung bagong unit natin. So yan guys, finally natapos na. Ilalabas muna natin yung motor para sa test drive. First ever test drive to ha, na gagawin ko sa motor na to. And ayun, syempre running shot na rin and walk around. Let's go! So ito na po siya, QJ Motor 600RR. Woo! Grabe, brand new ito bro. Ang tinakbo niya zero, ayun o. 0 kilometers. Papagasan muna natin siya para baka sabihin ng motor na to kuripot yung ano, napuntahan niya may-ari. Full tank natin agad no. No, lagpas pala 500. Ang laki ng tanke nito. No, 800 na. Ang laki pala ng tanke. Kung kulang niya 'to 1,000 ko. Okay na yan, kuya. Kulang pala 1,000 ko. So, sakto yung kulay ng gloves natin, no, 'di ba? Sphinx. Sakto. Let's go. All right, let's do this. Shit. Napakalambot pa ng mga ano niya. Mga parts niya. Shifting, napakalambot. Clutch, napakalambot. Shit. Woo! Ay, grabe. Napakasarap. Shit! Responsive siya bro. Sobrang responsive nito. Yun nga lang, hindi siya quick shift and auto blip pero not bad ha. Wow, suspension niya, napakaganda. Well honestly, sana matest drive nyo rin to soon. May test drive unit naman doon yung ginamit natin sa Boss Ironman. And sa mga interesadong umorder nito, pwede na kayong magpa-reserve doon. Gagamitin na natin siya ng pinagbabawal na technique. Puta, ang bibilis naman ng mga sasakyan dito. Aggressive sa R6, although same sila ng displacement, pero magkaiba sila ng tono. R6 is pure track bike eh, and this one somehow parang pwede pa siya pang touring. Grabe, pakasarap na lang sa bro. Hey, nakaka speechless, napaka smooth ang pakiramdam ko, yung parang nag-release ako ng ZX4. Siguro dahil bago pa no. Ako naka-high beam pala ako. Hindi ko na malayan. Paano ba ito? Ayun. Then yung kanyang switch is illuminated. Ayun o. May mga ilaw siya. Ano na paggabi. Maganda siguro ito. Alrighty. Sarap dalhin. Napaka-smooth ng kanyang makina.
Pero I could say na hindi naman siya pang karera talaga. So somehow sporty yet pwedeng pang tour, di ba? Pwedeng pang biyahe. Imagine natapos ko yung Boss Iron Man using this bike. Grabe, napaka-smooth. Abangan nyo Steve Boy, magiging ride ko sa bike na to. Isipin ko pa kung saan ko dadalhin syempre. Alright! So dito na tayo sa QC Steve Bro. Stay tuned sa mga magiging rides ko sa bike na to. And syempre maraming salamat sa suporta QJ Motor. Grabe, salamat sa tiwala. Actually napagtripan ako lang talagang gamitin sa Boss Iron Man eh. Hindi ko akalain na grabe, maratapos ko yun ng ano, di ba? Ng safe. And syempre yung motor natin is in good condition pa rin after ng 1,200 kilometers agaran. And ayun, abangan nyo mga magiging video ko dito. Sa ngayon, kahit bomba ko siya, wala siyang ingay. Ayun o. Siyempre, matik yan, magpo-full exhaust tayo. Ayun. So yun lang Steve Bro, maraming salamat sa panonood. Ingat lagi sa biyahe. Godspeed!